Magandang buhay mga karava! Isang kwento muli ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Tunghayan po natin ang kwento ni Ryan, isang gwapo at mayamang lalaki ang nagbayad ng babae upang matupad ang huling kahilingan ng ama. Ngunit sa huli, di niya akalaing ang mahirap na babaeng ito pala ang sasagot sa matagal na nilang problema. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakiclick po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Sabik na ako magkaroon ng apo, Ryan. Baka naman sa pagkakataong ito, mapapagbigyan mo na ako. Sa Adi Don Tomas, sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Papa, wala pa sa isip ko ang mga bagay na yan. Isa pa, paano ko kayo mabibigyan ng apo kung kasintahan nga wala ako? Tsaka masyado pa akong busy sa kumpanya, Papa, para kumuha pa ng isang sakit ng ulo. Sambit ng binata. Ano pa ba ang dapat mong gawin sa kumpanya? Mabuti naman ang takbo nito. Tsaka tumatanda ka na, iho. Baka akala mo maganda mamuhay na mag-isa. Masarap sa pakiramdam magkaroon ng pamilyang uuwian mo pagkagaling sa opisina. Tulad nyo ng mama mo. Saka na lang natin pag-usapan ito, Papa. Mabuti pa, ipagpatuloy natin ang usapan tungkol sa ating mga empleyado. Makakapaghintay ang pag-asawa ko, Papa, pabirong sabi ni Ryan. 35 anyos na kasi ang binata. At hanggang ngayon, wala pa itong nagiging kasintahan. Itinuon niya ang kanyang oras sa pagpapalago ng kumpanya. Para sa kanya, nakatali na ang kanyang sarili dito. Ngunit taliwas ito sa gusto ng kanyang ama dahil nagawa na ni Don Tomas at Ryan na mapaunlad ito. Tanging nais naman ng ama ay intindihin ng binata ang kanyang sarili at magkapamilya na ito. Dahil matigas ang ulo ng binata, nakaisip ang matanda ng paraan. Nagpanggap ito na may malubhang karamdaman. Hindi na daw magtatagal ang buhay ko, Ryan. Sana makita man lang kita kahit ikasal man lang. Ngunit mas maganda kung magkakapo agad ako sa iyo. Yun lang ang nais ko sa buhay kong ito, saad ng matanda. Papa, gagawa ako ng paraan para ipagamot ko kayo. Kahit dalhin ko kayo sa ibang bansa, Papa, kukuha ko na magagaling na espesyalista. Ipapasuri natin ulit ang kalagayan nyo, sambit ni Ryan. Tanggap ko na anak ang kalagayan ko. Hinihiling ko lang sana matupad mo ang huling kahilingan ko. Huwag mo sana ako biguin. Muling wika ni Don Tomas. Hindi maisip ni Ryan kung ano ang gagawin. Wala naman siya maisip na babaeng basta na lang magpapakasal sa kanya ng ganong kabilis. At isa pa, hindi siya marunong manligaw. Nagmamaneho siya papunta sa opisina. Malalim pa rin ang iniisip niya. Hanggang bigla niya nang naibwelta ang sasakyan niya dahil muntikan na niyang masagasaan ng isang dalagang nagtitinda ng bulaklak. Walang hiya ka? Sumenyas naman ako, bakit hindi ka huminto? Bumaba ka dyan, bayaran mo lahat ng paninda ko. Bumaba ka dyan! Sigaw ng dalaga. Asan siya na, miss? Di ko taga sinasadya. Babayadan ko lahat ng paninda mo, huwag ka mag-alala. Tugon ng binata. Ngunit hindi napansin ng dalaga na may pilay siya. Pagtayo niya, hindi niya kayang igalaw ang kanang binti niya. Dahil dito, kinailangan pa siyang dalhin ng binata sa ospital para ipasuri. Pasalamat ka, walang bali ang binti ko. Kung hindi, ipapupunis kita. Maangas na sambit ng dalaga. Pasensya na, lumilipad kasi ang isip ko kanina. Marami akong iniisip. Nga pala, ako si Ryan. Anong pangalan mo? Ako si Mara. Ano bang iniisip mo at sobrang lalim? Hanggang ngayon, bakas pa rin sa mukha mo ang malalim na iniisip. Nakabuntis ka ba? Nagnakaw? Ano? Pangungulit ng dalaga. Biglang may naisip si Ryan isang idea. Baka pwede mo akong matulungan, Mara. Pangako, babayadan kita. Mas malaki pa sa kinikita mo sa pagtitinda mo ng bulaklak. Basta pumayag ka lang. Ano ba ang gagawin? Kung mas malaki pa sa kikitain ng itlog, ay game ako dyan. Basta huwag malaswat illegal. Wika ni Mara. Magpapanggap ka lang bilang kasintahan ko sa harap ng aking ama. Ipapakilala kita bilang aking mapapangasawa. Parang awa mo na,
pumayag ka na. Malala na kasi ang kalagayan niya. Alam kong walang babae ang basta nalang papayag sa gusto ko. Parang awa mo na, Mara. Alam ko mabigat na pabor ito dahil kakakilala pa natin, pero wala na akong ibang maisip. Sambit ng binata. Sa totoo lang, kailangan ko ng pera para sa gamutan ng nanay ko na may sakit. Nagda-dialysis kasi siya. Basta ipangako mo, walang halik o hawak sa maselang bahagi ng katawan. Papayag ako, tugo ng dalaga. Dahil sa pagpayag ng dalaga, ay agad niyang pinaayusan si Mara at ibinili na magagandang damit upang ipakilala sa ama. Sinabi niyang dati niya itong kaklase at kaisa-isahang bumihag sa kanyang puso. At dahil sa kahilingan ng kanyang ama, ay agad niyang pinagtapat kunyari ang kanyang nararamdaman at sinagot siya agad nito. Ngunit nagulat silang dalawa nang sinabi ni Don Tomas na magpakasal sila agad. Gusto ng Don na mag-isang dibdib sila kinabukasan. Hindi alam ng dalawa kung ano ang kanilang gagawin, ngunit hindi na sila nakatanggi pa dahil alam ni Ryan na ikakalungkot ito ng amang may sakit. Kinabukasan ay agad nagpakasal ang dalawa. Kahit wala pa silang gaanong alam sa isa't isa, ay pinili tila magsama na tila nagmamahalan. Pinagpatuloy nila ang pagpapanggap para sa kapakanan ng kanilang mga magulang na may sakit. Habang tumatagal, nakikilala nila ang isa't isa at nalaman ni Ryan na extraordinary pala ang babaeng pinakasalan niya. Nakita nito kung gaano kabusilak ang puso nito, kung gaano kamahal ni Mara ang kanyang pamilya. Hindi akalain ni Ryan na unti-unti nang nahuhulog ang kanyang loob sa dalaga. Samantalang, ganun din ang nararamdaman ni Mara. Ang akala niya noon, masasama ang ugali ng mayayaman. Ngunit pinatunayan ng binata sa kanya na meron din mabubuting kalooban. Isang araw, narinig ni Ryan ang pag-uusap ng kanyang ama at ang doktor nito. Basta Dok, ikaw nang bahala magsabi kay Ryan na malala na ang sakit ko para naman mabigyan na ako ng apo. Utos ni Don Tomas sa doktor. Kailan ba matatapos ang pagpapanggap mo? Pati ako'y kinakabahan sa ginagawa mo, kumpare. Wika ng doktor. Papa! Anong ibig sabihin ng narinig ko? Ibig bang sabihin wala talaga kayong sakit? Paano niyo nagawa magsinungaling sa akin? Galit na sambit ni Ryan. Bakit Ryan? Akala mo ba hindi ko alam na kumuha ka lang ng babaeng babayaran mo? Para mapangasawa mo? Kaya nga hanggang ngayon wala pa rin kayong anak? Tugo ni Don Tomas. Dahil tapos na ang palabas na ito, maaari na tayong bumalik sa kanya-kanya nating buhay. Hindi niyo alam, masyado kong naabala ang buhay ni Mara. Para lang mapasaya kayo. Saad ng binata. Mara, makakauwi ka na. Malaya ka na. Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko pa rin ang buong bayad mo. Sambit ni Ryan sa dalaga. Agad na inayos ni Don Tomas ang papeles upang mapawalang bisa ang kasal ni Ryan at Mara. Nang sa ganun ay magbalik na ang buhay nila sa dati. Ngunit hindi maintindihan ni Ryan na ayaw niya matapos ang kanilang pagsasama. Namimiss mo siya dito sa bahay? Bakit hindi mo siya puntahan? Sambit ng ama. Papa, yan na naman kayo. Baka hindi na niya ako gustong makita pa. Tsaka tapos na ang kontrata namin. Malungkot na wika ni Ryan. Pero di pa napapawalang bisa ang kasal niyo, di ba? Bakit hindi mo siya puntahan? Mag-usap kayo para masabi mo sa kanya kung anong nararamdaman mo. Habang hindi pa huli ang lahat, anak, wika pa ni Don Tomas. Dahil sa payo ng ama, agad-agad na pinuntahan ng binata si Mara sa kanilang bahay. Nagulat naman ang dalaga nang makita ang binata sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo dito? Di ba tapos ng trabaho ko sa'yo? Nagtatakang sabi ng dalaga. May gusto lang akong kuhanin dito, sabi ni Ryan. May naiwan ka ba dito? Sige, kuhanin mo na, ang sabi ni Mara. Nagulat naman siya nang biglang hawakan siya sa braso ng binata. Teka, saan mo ba ako dadalhin? Iuuwi na kita. Nakalimutan ko kasi ang asawa ko dito, kaya kailangan na kitang iuwi sa bahay. Di ko alam kung paano nangyari at kung kailan. Naramdaman ko na lang. Mahal na mahal na kita, Mara. Hindi basta kontrata lang ito.
gusto ko, totohanin natin ang kasal at magsama tayo. Pero sana, ganito din ang gusto mo. Pahayag ng binata. Hindi mo lang alam, habang magkasama tayo, pinapanalangin ko na sana ay hindi matapos ang panaginip na yun. At sana, totoo na lang lahat. Ngunit ayokong umasa, Ryan. Dahil magkaiba ang mundong ginagalawan natin. Lahad ni Mara habang nangingilid ang luha. Mahal kita, Mara. At hindi na ako papayag pa na mawala ka pa sa akin. Niyakap ng binata ang dalaga upang hindi na ito makawala pa sa kanya. Pumayag si Mara dahil mahal niya ang binata. Hindi niya akalain magiging mabilis ang lahat. Nang malaman ni Don Tomas na nagkabalikan na ang dalawa, ay inamin nito na hindi talaga niya inayos ang paghihiwalay ng mga ito dahil nakikita niya na nagmamahalan ang dalawa. Muling nagpakasal ang dalawa at sa pagkakataong yun ay tunay na ang kanilang nararamdaman. At sa wakas ay natupad na rin ang pangarap ni Don Tomas na makapag-asawa na ang kanyang anak. At kahit mawala siya, panatag na ang loob niya na may makakasama at mag-aalaga sa anak niya. At masaya siyang nakahanap si Raya ng isang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. At makalipas ang ilang buwan, walang pansidlan ng tuwa si Don Tomas nang sa wakas ay nagkaapo na rin siya. Ang isang pag-ibig, pag pinagsama na may pagbabalat kayo, ay walang magandang ibubunga. Ngunit ang pag-ibig na tunay, hanggang sa huli ay hindi kukupas. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maaari nyo na pong ibahagi ang inyong opinion at reaksyon sa video na ito. Pakiclick po ng subscribe button at pakiclick din ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang uploads.